Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Minsan pa, Panginoon, salamat sa iyong kadakilaan, O Diyos. Hindi mapapantayan, Panginoon, ang kahit anumang bagay sa mundong ito. Ang kadakilaan, O Diyos, ng iyong pag-ibig. Hallelujah. Ang kadakilaan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. O Diyos, hindi mapapantayan ang kahit anumang bagay o kahit ng sino man, O Diyos, ang iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Salamat, O Diyos. Hayaan niyong masustain, Panginoon, ang buhay, Lord God, at ang pamumuhay ng bawat isa, O Diyos, sa pagharap namin, Panginoon, sa krisis, O Diyos, ng buhay na ito, dala ng pandemic, Panginoon. Truly, God, you are faithful and you are true to your word that if God is with us, nobody and nothing would come against us. Salamat, O Diyos. Muli, tanggapin mo ang lahat na papuri at kadakilaan sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin sandali ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Ayan po, magandang araw po muli sa ating lahat. Isa pong pinagpalang linggo sa lahat po ng sumusubaybay po sa watch party na ito. No? By the way, happy Mother's Day po. Binibigyan po natin ng tribute po at pagpapahalaga ang ating mga nanay. Hallelujah. Hindi po kayang sukatin at hindi kayang pantayan ng kahit anumang bagay sa mundong ito o ng sino man ang pag-ibig po ng ating mga nanay. Ayan ho, marapat lamang po kung kayo po ay katabi ninyo yung nanay, pakibigyan mo naman siya ng isang super hug. Ano ho, i-kiss niyo po at iparamdam mo sa kanya yung salitang I love you, Ma. Yan. Kung nanay, I love you, nay. I love you, mommy. Ano ho, I love you, inang. Kung ang nanay niyo po ngayon ay nasa malayong lugar, please, bago matapos po, pagkatapos po ng ating pananambahan ngayon, pakitawagan po, ano ho, at iparamdam niyo po sa kanya na mahal mo siya. Purihin ang Panginoon. Hindi po kayang pantayan ang pagmamahal ng isang ina. Diyan din po tayo inahalin tulad ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay isang larawan po ng isang mapagmahal na ina. Na maraming mga talata sa Biblia nagsasabi ang Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay hindi kayang pantayan, hindi kayang tumbasan ng anumang bagay. At kapag tayo po ay nasa lilim ng pakpak, no, ng ating Panginoon. Ginamit na simbolo ang pakpak katulad ng isang inahin na nangalaga sa kanyang mga sisiw, na kanyang mga inakay, na kapag tayo po ay pumasok noon sa lilim ng pakpak ng Diyos, walang sino bang pwedeng mag-harm sa atin. Hindi tayo kayang i-penetrate ng anumang pagsubok ng buhay. At walang anuman, kahit virus, ano ho, hindi siya makakatouch sa atin kapag tayo po ay nagpasailalim doon sa pamamahala at pangangalaga po ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Ano ho, napakabuti po ng ating Panginoon. Ang mundo po natin ngayon ay humaharap sa napakaraming challenges. Ano ho, halos hindi na po tumigil ang pakiramdam natin na nagkakaroon po tayo ng fear, no, ng takot. Kumusta na kaya ang kinabukasan ng mga anak ko? Kumusta na kaya ang aming future? No, yung anxiety naroroon. At minsan dumaranas yung mundo ngayon ang kahit sino ng hopelessness. Hopeless. May mga pangarap tayo. Mangyayari pa kaya mga pangarap ko na yun? Hanggang kailan kaya ito mangyayari, yung pandemic na ito? COVID-19. Yan po yung mga hinaharap nating mga pag-aalinlangan sa buhay natin. Oh, frustrated tayo, may mga plano sana tayong gustong gawin. Hindi na po muna nangyari, may mga pag-antalang nangyari. At ang mundo po ngayon ay punong-puno rin po ng uncertainties. Hindi mo alam yung bukas. Ano kaya bukas? Lalo na po, gipit tayo ngayon sa maraming bagay. Gipit sa budget, gipit sa oras. Limitado sa pag-move. Ano ho? Limitado tayo, lalo na pa nag-declare ng lockdown. Limited ka na. Lalo na kung naka-quarantine tayo.
limited tayo, na ikukulong tayo ngayon sa isang kalagayan na limitado tayo at ipaparalyze tayo ng mga bagay-bagay. No? Stress tayong lahat. Tandaan niyo po ito. Kung meron man tayong pwedeng kapitan, lalo na po sa panahon ngayon, yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ulitin ko po muli, gusto ko pong mailagay sa ating isip at puso, sa gulo po ng mga nangyayari ngayon sa mundo na halos wala ka nang makapitan, in fact, nakapitan na nating lahat. Kahit nga sa panahon na tayo nagipit, kumapit na tayo kahit saan. Pero at the end of the day, nakita natin, kinulang pa rin tayo, lalo lang tayong kinapos, lalo tayong nalubog, lalo tayong nangailangan. Sa panahon ngayon, kung mayroon man po tayong kailangang kapitan, yun ang iwalang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pangalawa, sa panahon ngayon, kung meron mang pwedeng matira pa sa buhay natin, matira pa, ang dami na nating nawala. Nawala na tayo ng pag-asa, nawala na tayo ng gana, ano, mga estudyante, mga negosyante, o kung ano man ang yung role sa society, nawala na tayo ng marami, naubos na lahat, pati mga puhunan. Kung mayroon man tayong dapat itira sa ating buhay, tandaan niyo po, itira mo ang pananampalataya. Yan lamang po ang pwedeng mayroon dapat ang bawat isa sa pagharap po natin ngayon po sa pandemya. Dalawa po, unang-una, kung mayroon ka mang dapat kapitan ngayon ng Panginoong Jesus, at pangalawa, kung meron mang dapat matira sa'yo, dahil naubos na lahat halos, hanggang kailan kaya ito, yun ay dapat hindi ka nawalan ng pananampalataya. Mga kapatid, ito lamang po yung puhunan na dapat mayroon tayong hindi nawawala sa atin. Yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Minsan po, malulungkot tayo. Mayroong dalawang tanong na umiikot sa isip natin simula nung 2020, nung umiral yung grabe itong pandemic na ito, COVID-19. Halos inubos lahat ang ating mga pag-asa. Yung iba ay nagsimula palang magnegosyo. Hindi pa ka nakakabawi. Ay kailangang isara at wala ka rin magagawa. Ang iba naman ay nagpaplanong magbiyahe, hindi nakabiyahe. Ang iba ay nagpaplanong mag-aral sa ibang lugar, hindi nakapag-aral. Nagpaplanong magpakasal, hindi muna nagpakasal dahil krisis. O yung ikakasal sa kanya, hindi nakarating. Ang hirap po ngayon. Ang tanong po natin sa panahon na ito, bakit nangyari ito? Yan yung mga tanong na, importanteng tanong yan, na dapat nating hingian ng sagot sa Panginoon. Bakit nangyari ito? Pangalawang tanong, hanggang kailan ito? Hanggang kailan tong pandemic net? Gusto ko pong i-title dito sa ating mensahe, Living in a Middle of Pandemic. Yan. Napapanahon kasi po ito, ano ho? Hindi natin ito pwedeng talikuran, kailangan natin itong harapin at kailangan nating tumayo sa salita ng Diyos sa pagharap natin sa ating pamumuhay sa gitna ng pandemic na ito. Paano ba tayo dapat namumuhay sa pandemic na ito? Yung ating mga tanong, Panginoon, hanggang kailan ito, Panginoon? Kuminsan nga yung tanong na yan, nauuwi sa parang nagre-reklamo na tayo sa Panginoon. Madalas tayo magreklamo sa Panginoon. Madalas, lalo na kapag naramdaman na natin na parang gipit na ang buhay. No? Sa Biblia, gusto ko pong dalhin tayong lahat doon sa salita ng Diyos. Kasi iisa lang yung tanong natin, hanggang kailan ito, Panginoon? Bakit ito nangyari? Habakuk chapter 1 verse 2, ang bayan po ng Israel ay dumanas din ng terribleng kaganapan na sumiil sa kanilang freedom. Yung violence po sa panahon na yon ay talamak. Daig pang mayroong pandemya na ganito. At matagal po na panahon sila nagdurusa. Ganito rin po, limited yung mga tao. Hindi makapaghanap buhay ng maayos.
hindi makagalaw, may mga planong hindi nagagawa, may gustong puntahan, hindi marating-rating, may gustong tapusin, hindi natatapos na mga proyekto. Dahil po talamak po sa bayan ng Israel noong panahon yun, alam niyo kung bakit? Dahil ang hari noong time na yon ay naging mabagsik, walang takot sa Diyos. Tandaan po natin sa ating bayan, kapag po ang ating mga namumuno o ating mga government official walang takot sa Diyos, malaki po ang epekto niyan sa buhay ng mga mamamayan. Oh, kaya kinakausap din natin dito yung ating mga government officials. Sana po hindi tayo nagiging involved doon sa mga practices po ng mga corrupt government officials. Naku, napakarami niyan ngayon. My God. Sa kalagitnaan po ng pandemic na ito, marami ng sambayan ng Pilipino ang namamatay, samantalang ang mga corrupt na kababayan nating nasa pwesto ay nag-iisip pa kung paano kikita o pagkakitaan o paano magkakaroon ng negosyo sa mga gamot na ito na kailangan ng mga COVID patient. Nakalain mo yun. Sana po hindi nangyayari. Malungkot na katotohanan na maraming government, hindi naman lahat, pinupuri ko po, ina-appreciate ko, and God bless you all. Yung ating mga government officials na naging tapat sa kanilang paglilingkod, purihin ang Diyos, sasamahan ka ng Panginoon at magiging matagumpay pa ang iyong pamumuno. At napakasaya ng isang bayan kapag ang namumuno ay pinaghaharian ng Diyos. May takot sa Diyos. Sa kabilang dako, kapag po ang namumuno sa ating bayan o ang ating mga government officials na naihalal natin ay ginawang plataforma ang kanilang posisyon upang makagawa ng mga bagay na magsisiil hanggang sa may hirap nating kababayan. Malungkot po na pangyayari. Sana po hindi nangyayari na kayong mga government officials nakikipag-kuntsaba doon sa malalaking pharmaceutical company na nagdadala ng baksin sa Pilipinas at pinapatay nyo ang maliliit na mga pharmaceutical company at bibigyan nyo ng mataas na presyo ang baksin na yan. Sana po hindi nangyayari. Ano? Hindi ko sinasabi nangyayari pero sana hindi nangyayari. At itataguyod nyo, isusulong nyo sa ating gobyerno na ito ang dapat na gamot dyan sa COVID. Hallelujah. Malungkot po na pangyayari. Sana po hindi nangyayari. Ano? Nakausapin yung mga media network na i-promote itong klase ng gamot. Ang gagawin ng media network, siyempre may mga kita kayo dyan. My God. Hindi naman masamang maghanap buhay at magnegosyo, pero huwag yung gawing negosyo ang buhay ng mga kababayan natin. Sisiraan ng mga media network ang ibang gamot at hindi i-recommend. At ang i-recommend na gamot ay itong klaseng gamot. Iyon pala, pinag-usapan nyo na ng kasosyo mong corrupt na government official at corrupt na pharmaceutical company. Malungkot. Kaya po tayo sa Pilipinas, umayos tayo. Kawawa yung ating mga kababayan. Kayo pong mga nasa gobyerno, inalagay namin kayo dyan para paglingkuran nyo ang publiko ng maayos. Hindi namin kayo nilagay dyan para magkaroon kayo ng pagkakataon at dahil sa inyong kapangyarihan, gagawa kayo ng kabalbalan. Forgive me for that term. Malungkot po na eksena yan sa bayan natin sa Pilipinas. At alam ko po na hindi naman tayo panonoorin lang ng Diyos. Sa mga naglilingkod sa bayan ng maayos, nakikita ka rin ng Panginoon. I-reward ka ng Diyos sa lahat ng iyong mga pagpapagal na ginawa. Sasabayan pa ito ng mga corrupt na ospital. Hindi naman po lahat. May mga private na ospital na ginawang negosyo ang mga pasyente ng COVID na ito. Hindi nagdideklara ng tamang number ng case. Hindi lahat, ha? Ayusin mo yung report mo doon sa PhilHealth, DOH, kung ilan talaga ang case ng COVID patient mo.
Bay, ginawa mo na lang negosyo. Yung nabunggo ang motor sa puno ng mangga, dinala sa ospital. Idiniklara nyo COVID patient kasi may makukubra kayo sa PhilHealth. Eh, pera ng PhilHealth sa gobyerno, yung pera ng gobyerno nasa tao. Paano mong natitiis na pinagkakitaan mo yung kababayan mo na habang sila unti-unti nagdurusa sa virus na ito? Ito sinasabi ko sa inyo, no? Sa lahat ng mga hindi maayos maglingkod sa pamahalaan, ito pong bayan ng Pilipinas, ipinananalangin po ito ng mga anak ng Diyos. Itinuring itong bayan ng Diyos. No? May paglalagyan ka sa Diyos kapag hindi ka umayos ng paglilingkod. Kaya nga, ang tanong po ng ating mga kabayan, iisang atanong natin, eh, bakit nangyari ito at hanggang kailan ito mangyayari? Doon sa Habakuk, chapter 1, verse 2, ang sabi rito, "How long, Lord, must I call for help? But you do not listen, or cry out to you, violence. But you do not save. How long, Lord?" Ito rin yung tanong natin, hanggang kailan ito, Panginoon? Alam niyo po, hindi naman tayo pinanonood lang ng Diyos eh. Actually, nakaset up ito sa langit, yung mga pangyayaring ito. Manifestation na lang itong mga nangyayari sa atin. Nakaplat na ito doon sa langit. Tama lang na magtanong ng how long, Lord, para alamin natin ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang minimensahe ng Panginoon sa mga pangyayaring ito? Sinagot ito ng Panginoon doon sa verse 5. "Look at the nations and watch and be utterly amazed." Tingnan mo yung bansa and watch. Magmasid ka. Yun po yung turo sa atin ng Panginoon. Watch and pray. Mga kapatid, alam ko po nasa survival mode po tayong lahat ngayon sa crisis na ito. Pero ang advice ng Panginoon, kung ang tanong natin hanggang kailan, Panginoon, ang sagot ng Diyos, tingnan mo naman yung bansa nyo. Magmasid-masid ka. Hindi lang yung ating sarili ang ating inaasikaso. Hindi po masama yun, pero hindi lang. Ano ho? Magkaroon naman tayo ng pananaw at malasakit sa nangyayari sa ating bayan. Baka kinakain na tayo unti-unti ng mga inilagay nating mga tao sa kapangyarihan. Ha? Sabi ng Panginoon, "Watch, be utterly amazed, for I am going to do something in your days." I am going to do something in your days. Gagawa ko ng bagay diyan sa panahon mo niya pinagdadaanan. Nasa day ka ba ngayon ng pandemic? Crisis sa buhay? May banta sa ating kalusugan? Ang sabi ng Panginoon, "I am going to do something in your days that you would not believe even if you were told." Na halos hindi ka pa makapaniwala kahit nalaman mo ito noong una pa. Ano ho? Huwag natin kakalimutan ang mga pangako ng Diyos sa atin. Awakan natin mga pangako ng Diyos. Gagawa ako sa kalagitnaan ng iyong kalagayan, ang sabi ng Panginoon. At sinagot din ng Diyos ang mga tanong natin sa Kanya doon sa Habakuk chapter 2, verse 2 to 3. "Then the Lord replied, 'Write down the revelation.'" Yan. Isulat mo yung revelation. I-review mo ang revelation. Ang revelation po yung salita ng Panginoon, ang pangako ng Diyos. "Make it plain on tablets." Yung tablets po, yung tablet of the heart, yung puso natin. No, noong araw, yung tablet of stone, doon isinusulat ang salita ng Diyos. 10 utos. Sa panahon natin, yung ginawang tablet ng Panginoon na susulatan, uukitan ang salita ng Diyos yung ating mga puso. "Make it plain on tablets so that a herald may run with it." A herald may run with it. No? Isulat natin sa ating puso ang mga salita ng Diyos. Sabi ko nga po, sa panahon ngayon, wala tayong ibang pwedeng panghawakan na lang kundi ang salita ng Diyos. At yun dapat ang ating pinanghawakan sa simula pa lang. No?
Write down the revelation. Bakit nangyayari ito? Write down the revelation. Hindi ako nagbago. Ang mga Kristiyano po ay tinatawagan ko rin. Mga taong nagsasabing sila ay naglilingkod sa Diyos. Ako pinanawagan din sa inyo. Ito ang sagot sa atin ng Diyos. Alam niyo kung bakit nangyayari itong krisis na ito? Eye-opening ito sa atin. Nire-remind tayo ng Panginoon. Write down the revelation. Gawin natin itong plain. Gawin natin gawin komplikado ang buhay natin. Kumilos po tayong lahat. Harvest ito ng soul. Ibahagi ang salita ng Diyos. Anong ginagawa mo? Kristiyano ka, patulog-tulog ka. Nagaantay ka ng ayuda. Nagaantay kang matapos itong pandemic. Opportunity itong pandemic na ito. Maraming taong uhaw. Maraming taong ligaw. Maraming taong bulag. Maraming taong pilay. Maraming taong sugatan sa pagkakataong ito. Christians, kumilos tayong lahat. Ibahagi natin ang kaligtasan. Ibahagi natin si Kristo sa puso ng bawat isa. People need the Lord. Kung mayroon bang kailangan ang tao higit sa mga material na bagay at pansamantalang bagay, food, shelter, ayuda, kung mayroon bang kailangan ng tao, sana nakita mo, Christian, kailangan ng tao si Kristo. Ah, kailangan ng tao si Kristo. Ngayon, ikaw naman na hindi ka pa nagkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos, kumapit ka na sa Panginoon. No? Huwag nating antayin lumala pa ang mga sitwasyon at nagkaroon na ng paggunaw ng mundo at lumala na ang ating kalagayan. At saka ka magsasabing, Lord, dalapit na ako sa iyo, Panginoon. Wala na, sarado na yung arka. Ngayon po, nakabukas pa ang pinto ng kaligtasan. Magkaroon tayo ng tamang response sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon doon sa ating binasa, Habakkuk chapter 2, verse 3, for the revelation awaits an appointed time. Awaits an appointed time. May appointed time ang Panginoon, kapatid, sa ating pinagdadaanan ngayon. Kaya sabi, relax ka lang. Relax ka lang. Hindi kita pinabayaan. Totoong maraming mga dapat ikapag-alala ngayon sa ating kalagayan. Pero tingnan mo ang buhay mo, isa-isahin mo yung detalye ng buhay mo. Andyan ako, hindi kita pinabayaan. Sinustain kita. Kontrolado ko ang lahat. Huwag mong gagawing komplikado na pinaghalo-halo mo yung mga alalahanin mo, mga pangailangan, hanggang sa na-stress ka, hanggang hindi mo na-appreciate ang ginawa ng Diyos. Isa-isahin mo. Pagkain, isa-isahin mo. Tingnan mo nga kung pinabayaan ka ng Diyos sa pagkain. Kalusugan, tingnan mo. Yung kalusugan, andyan sa'yo. Alam mo yung space lang na hindi natin napapasok ngayon, yung space na dapat andoon ka at saka ang Diyos. No? Sana makita natin lahat yon. Verse 3, it speaks of the end and will not prove false. Hindi ito sasablay. Sabi ng Panginoon, though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. Kahit na medyo parang matagal, natatagalan ka, sabi ng Panginoon, antayin mo lang. Antayin mo lang. Yung pangarap na sinasabi mo, antayin mo lang. Ha? Yung mga layunin mo na parang naantala, antayin mo lang. It will certainly come and will not delay. Ang Diyos po ang nagsabi nito. Walang late sa Panginoon. Sa ating timetable, parang malilate ang mga bagay-bagay. Kasi 2020, magdadalawang taon na tayong humaharap sa pandemic na ito. Parang yung feeling natin, mapag-iiwanan tayo ng mga bagay. Hindi po, parehas ang laban. Buong mundo naka-freeze. Huwag kang mag-alala. No? Mayroon lang gustong ituro sa atin ng Panginoon. Tingnan po natin yung Malakay chapter 3, verse 17 to 18. On the day when I act,
Ito po ang napaka-exciting na pangako ng Diyos. Panghawakan po natin ito, makinig po ang lahat. On the day when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possession. Ayan, pag-aari ng Diyos ang bawat isang nananalig sa Kanya on the day when I act, ang sabi ng Diyos. I will spare them just a father has compassion and spares his son who serves him. Sa verse 18, ang sabi rito, then you will again, sa NLT, no? You will again see the difference between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Sa araw na ako ay kikilos, ang sabi ng Panginoon, ipapakita ko sa inyo ang kaibahan ng mga wicked sa righteous. Wicked sa righteous. Yung mga gumagawa ng kabuktutan at kalapastanganan, ipapakita kong kaibahan doon sa mga gumagawa ng kabutihan at maayos na pamumuhay. Kaya po kayong mga korap sa gobyerno o korap ng mga kumpanya, antayin nyo ang sinabi ng Panginoon, on the day when I act, sa araw na ako ikikilos, may paglalagyan ka sa Diyos. Kung hindi mo ititigil yung illegal mong activity sa mata ng batas, sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. No? Baka sabihin mo, wala pa naman ako karmang nararamdaman. Ngayon siguro wala pa. Antayin mo lang kung gusto mo mag-antay. At hindi ka magbabago. Ang Diyos po natin, isa sa nature niya ay kung bakit hindi agad-agad tayo nakatanggap ng consequence sa ating ginagawa. Dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong mahimasmasan, magbagong buhay. Alam niyo po, ito pong mensaheng ito ay mensahe ng pag-ibig. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo tumatanggap po ng mensahe ng Panginoon dahil sinusumbatan tayo ng Diyos. No? Mahal tayo ng Diyos. Kailangan lang nating masaktan. No? Kasi minsan ang katotohanan, masakit. Pero pag tinanggap mo yung masakit na katotohanan yan, mapapalaya tayo dyan, kapatid. Mapapalaya tayo. In a way, ang nakaalam lang naman yan, ikaw at ang Diyos. Huwag ka mag-alala, hindi alam yan ang kapitbahay mo. Yung kapalbalang ginawa mo. No? Magbagong buhay na po tayo. Baka paraan na po ito ng Diyos. Para linisin tayong lahat. Nakabalik tayo sa Panginoon. No? Yung mga ligaw, yung mga lito, yung mga nakalimot, bumalik tayo sa Diyos. Ito yung mga paraan ng Diyos. Kaya sabi ko nga, huwag tayong bibitaw sa Diyos sa panahong ito. Kung mayroon man tayong pwedeng kapitan, uulitin ko ulit. Sa Diyos na tayo kumapit. Kung naubos na lahat ang meron ka dahil sa pandemic na ito, magtira ka ng pananampalataya. Yun lang yung dapat na meron tayo. Dahil sa panahon nakikilos ang Diyos, ang sabi roon. Sa panahon nakikilos ang Diyos. Kung meron kang pananampalataya, aabangan ng Diyos yan eh. Aabangan ng Diyos yung pananampalataya kung meron ka dyan sa puso mo. Sa araw na ang Diyos ay kikilos, ipapakita niya sa iyo face to face, literally, ang kaibahan ng may pananampalataya sa Diyos at doon sa mga walang pananampalataya sa Diyos. Sa araw na siya ay kikilos. Napaka-exciting nitong... Siguro ang pinakamagandang tanong, kailan mangyayari ang panahong iyon na kikilos ang Diyos? Yan ang magandang tanong. Sana po yan ang lagi nating itinatanong. Ano? Sa halip na magreklamo tayo, kailan kaya magsusupply na naman si Mayor ng ayuda? Bakit ganito lang natanggap ko? Bakit walang libo ang binigay ng DSWD? Ang dami nating mga tanong na nauwi sa reklamo. At the end of the day, wala namang nangyari sa buhay natin dahil sa katatanong natin. Magandang tanong, kailan mangyayari yung sinabi ng Panginoon na sa araw na siya ay kikilos, makikita ng bawat isa ang kaibahan ng naglilingkod sa hindi naglilingkod.
ng righteous sa wicked? Yan po yung magandang tanong. Kailan mangyayari yon? Pangalawang tanong, nangyayari na ba ito ngayon sa iba? Yan yung magandang mga tanong, mga healthy na question yan. Nangyayari na ba yung pagkilos ng Diyos sa iba? Alam niyo po, pag ang Diyos kumilos, supernatural ang Diyos kumilos. Yung ating natural eyes, hindi niya kayang makita ang kayang gawin ng supernatural God. Yun nga ang sinasabi, ano ho? Nangyayari na ba sa iba na ang Diyos po ay kumilos ng supernatural move? Yan yung magandang tanong. Ito pa po, kung nangyayari na sa iba, kailan ito mangyayari sa iyo? Yan. Ano ho? Alam niyo po, yes. Ang nakikita kong sagot doon eh. Nangyayari na ba sa iba na kumikilos ang Diyos? Yes. Tumingin ka sa paligid, makiramdam ka magmasid. Crisis ngayon, di ba? Makiramdam ka sa paligid, may mga kasama ka, hindi na naramdam ang crisis. Stress ka, tinan mo yung mga katabi mo. Ang saya-saya niyan. Nangyayari na ba sa iba? May mga imposibleng bagay na para sa'yo, paano ito mangyayari? Tinan niyo po, makiramdam kayo, nangyayari na po sa iba. Magandang itanong mo sa sarili mo, kailan kaya ito pwedeng mangyari sa akin? Na sinabi ng Diyos, sa araw na ako ay kikilos. Hindi po ito unified o sabay-sabay tayong mag-aantay sa araw na kikilos. Hindi po. Pwede nangyari na sa iba ang pagkilos, hindi pa nangyari sa iyo. O pwedeng nangyari sa iyo, hindi naman nangyari sa iba. Yung araw na yun, nakikilos ang Diyos. Lalong-lalo na po ngayon sa ating kalagayan. Alam niyo pong ating kalagayan ngayon, simplihan lang natin yung, huwag natin damihan. Unang-una, crisis. Amen? Crisis tayong lahat. Yan. Diyan natin kailangan ang pagkilos ng Diyos ngayong pandemic. Pwede bang kumilos ang Diyos sa aking pagiging crisis ngayong pandemic? Yes. Ang Diyos po ay pwedeng kumilos ngayon. Crisis ang ekonomiya ng ating bansa, pero pwede kang hindi maging crisis, kapatid. Dahil ang Diyos po, ang kanyang pagkilos, hindi nakadepende sa gobyerno. No? Ang supply ng ayuda ng Panginoon hindi galing sa budget o pondo ng gobyerno para iparating dyan sa bahay nyo. No? Ang supply ng Diyos, ang kanyang ayuda, galing sa central bank ng kalangitan. Hindi tayo maubusan. Kaya nga, sabi ko nga, exempted tayo sa crisis na ito kapag natuturan to natin ang mga bagay na ito. Crisis, pangalawa pong ating kalagayan, may banta sa ating kalusugan. Hindi po ba? Diyan nga nahihirapan yung gobyerno natin, paano niya babalansihin? Paanong papangalagaan ang kalusugan? Plus, maiwasan naman ang pagbagsak ng ekonomiya. Ang hirap po noon, ang hirap balansehin ng gobyerno noon. Kaya huwag tayo masyadong para reklamo sa gobyerno rin natin. Ano? Yung mga matitino nating mga government official, mga pinuno ng ating bayan, mga matitino, nahihirapan din mag-isipin kung paano babalansehin. Ha? Para pangalagaan ng yung kalusugan, mag-lockdown muna. Kaya lang, pag lockdown, tatamaan naman ang ekonomiya. Paano makapaghanap buhay? Ang hirap nun sa part ng gobyerno. Kaya lang, pareho nating nararanasan nyo. Sige, papayagan na kayong lumabas para makapaghanap buhay. O, lusot na tayo sa krisis. Kaya lang, yung kalusugan na naman ang problema, nagkumpuk-umpuk na naman tayo. Di ba ba ang hirap nun? So, yun ang ating kalagayan ngayon na nangailangan tayo ng pagkilos ng Diyos. Pagkilos ng Diyos. Crisis, pangalawa, banta sa kalusugan. Ito po yung pangatlo, mga agaw buhay na kabuhayan. Agaw buhay. Pag sinabi agaw buhay, halos mamamatay na. Aandap-andap, ihinga-hingalo. Mga pangarap, agaw buhay yan. Ngayong pandemic, ha? May pagdadalawang isip tayo dyan. Matutuloy pa kaya ito? Yung aking binuksang negosyo, agaw buhay. Ha? Hindi pa nga ako nakabawi sa puhunan. Baka mamatay na ito ng tuluyan pag idiniretso pa itong pandemic na ito.
Yan, yan ang ating kalagayan. Agaw buhay na kabuhayan, agaw buhay na pangarap, agaw buhay na negosyo, agaw buhay na ningas. Ningas sa paglilingkod sa Diyos, agaw buhay. Pero mo kung Kristiyano kang natutulog-tulog ka lang at nasa survival mood ka lang, sarili mo lang iniisip mo, samantalang sabi ng Panginoon, lumabas ka naman, tingnan mo yung paligid mo, tingnan mo yung bansa. Be watchful, mag-pray. Ipag-pray natin yung ating mga nasa gobyerno. Ipag-pray natin yung mga ospital. Ipag-pray natin yung mga pasyente. Ipag-pray ang kabuhayan, ekonomiya ng ating bansa. Oo, wag lang sa bahay. Hindi masama yon, pero wag lang. Wag lang sa bahay. Para nagagamit tayo ng Panginoon ng mas malawak na kapamaraanan. Naging kapakipakinabang yung ating buhay. Oo? Dito po sa ating tekstong babasahin, makikita po natin itong tatlong kalagayan na ito na walang tinulad sa atin din. No? Crisis, may banta sa kalusugan, at may mga aandap-andap, agang buhay na kalagayan. Ano ho? Nais ko pong tumutok tayo ngayong araw na ito, ano ho? Sa araw po ng ating pananambahan, dahil alam ko po na may gagawin ang Diyos na dakilang bagay, isang special po na bagay, niloob ng Diyos na tayo po ay naka-virtual para po hindi maging limitado ang mensaheng ito, hindi po naka-confine lang sa Jael Coron. Niloob po ng Diyos na ito ay makarating hanggang sa lahat ng dako ng bansa at ng mundo dahil napaka-importante po ng mensaheng ito. Babasahin ko po ang ating teksto sa Marcos chapter 5 verse 21 hanggang 43. Sa Tagalog version ko po siya babasahin. Muling tumawid si Jesus sa ibayo, nasa baybay pa siya ng lawa ay pinakalimpunpunan siya ng maraming tao. Verse 22. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan. At ang samo, makinig po kayo, ang ganda nito. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Ayan. Gusto ko pong i-highlight natin yung salitang agaw buhay. Yan kasi ang ating kalagayan ngayon. Ang dami nating agaw buhay ngayon. Agaw buhay na pag-asa. Ang dami natin yan. Ang dami natin. Agaw buhay, tinan natin. Ang kasali kasi sa kwentong ito, kasaysayan, sa scripture na ito, si Jesus, ang ating Panginoon. Tingnan natin kung paano kumikilos ang Panginoon kapag mayroong kalagayan ng isang tao na katulad nito. Ang sabi niya, agaw buhay pong anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanyang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. Purihin ang Panginoon. Ano ho? Ang lalaking ito na si Jairo na pinuno ng mga Hudyo ay lumapit sa ating Panginoon. Importante po na lumalapit tayo sa Panginoon. At sa kanyang paglapit, mayroon siyang pananalig at pananampalataya na itong Jesus na ito, matagal ko na itong naririnig kahit saang dako sa aming lugar. Itong Jesus na ito, ay makapangyarihan, gumagawa ng himala, no? Nagkaroon ng pananampalataya itong si Jairo dahil sa kanyang pakikinig tungkol sa Panginoong Jesus. Kaya po itong ating pakikinig ngayon, ito po ay isang napakagandang paraan, no? Para po tayo magkaroon ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay producer ng faith. Sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Dito po nagsimula si Jairo. Ngayon, nung siya lumapit sa ating Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus ay tumindig at sumama sa kanya. Nakita niyo po yung response ng Panginoon. Tumindig ang Panginoon at sumama kay Jairo. Hindi po ang Diyos nagpapabaya. Hindi ang Diyos nanunood. Sa tuwing tayo po ilalapit sa Panginoon, tumitindig at Diyos at sumasama sa atin. Nakita po niyo po yung mga prinsipyo. Kuha tayo ng maraming prinsipyo rito.
na magagamit po natin sa ating pakikibaka o pamumuhay sa gitna po ng pandemic na ito. Ngayon, habang sila naglalakad, doon na tayo sa verse 25, papunta doon sa bahay ni Jairo, si Jesus ay sumama kasama ang kanyang mga disipulo. Naglalakad na sila papunta sa bahay ni Jairo dahil agaw buhay daw ang kanyang anak. Sa verse 25, may isang eksena. Hindi siya kasama sa itineraring Jesus ng ating Panginoon at ni Jairo. Verse 25, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Wow, tagal ano ho. 12 years na pong nagbi-bleed. Nagbi-bleed. Sino po sa atin yung ang tagal na panahon ng may bleeding tayo inside? Ayan. Hindi halata yung bleeding na yan eh. You know? Nagdurugo yung mga damdamin natin. May mga pinagdadaanan tayo na matagal na panahon. Hindi halata ng ating kasama. Hindi. Inside eh. No? Ito po, makakarelate po tayo rito. At lubhang nahihirapan. Kalagayan natin yan ngayon eh. Lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. O, krisis. Tayo rin yun. Kalagayan natin. Ano ho? So may banta ng kalusugan sa babaeng ito, 12 years na siyang dinudugo. Imaginin mo kung magpapatuloy pa ito ng matagal na panahon, ikamamatay ng babaeng ito ang kanyang nararamdaman. May banta sa kanyang kalusugan at ang pangalawa niyang kalagayan, tulad din sa atin, krisis. Naubos na ang kanyang ari-arian, ang sabi roon, sa kapapagamot, eh okay sana kung may nangyari, ang sabi rito, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkos, ay lalong lumubha. Nakita niya po? Napakalungkot na kalagayan ng babaeng ito. 12 years na may nararamdaman at ang kanyang mga ari-arian, ang kanya nang naubos. Parang tayo rin, tagal-tagal na, 2020 pa itong pandemic na ito, naubos na lahat ng mga puhunan ko, naibenta ko na lahat, pati mga halaman namin sa bahay. Alam niyo po, kapag tayo po ay nagkaroon ng mga pangailangan at problema at hindi ka natutong lumapit sa Diyos, kung saan-saan ka lumapit at kumapit, lalong lalaki ang problema natin, kapatid. Sa mundong ito, walang magbibigay sa iyo ng kompletong sagot sa iyong pangailangan, kundi sa ating Panginoon lamang. Kaya nga sabi ng Panginoon, set your mind on things above, not on earthly things. Yung ating mindset, nakapokus agad doon sa Diyos. Huwag sa earthly things. Wala tayong mapapala na anumang bagay rito. Of course, mahal natin ang sinuman at importante sa atin, mahalaga, mga bagay sa mundong ito dahil kailangan din tayong maging good steward sa lahat ng ipinapagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pero pagdating sa solusyon sa ating mga pangailangan, lapit tayo agad sa Panginoon. Dahil pag hindi, lalo lang lalala ang ating mga kalagayan. So ang sabi roon sa verse 27, narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Nakita niyo po yung babae, nakarinig siya ng mga sinasabi ng tao tungkol kay Jesus. Oh, nabanggit ko na po kanina, no? Sa ating paikinig ng salita ng Diyos, magpuproduce ito sa atin ng pananampalataya. Yun po napakahalaga. Mag-ooperate ang pananampalataya sa ating puso at doon tayo dapat magsimula. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Nakita niyo po yung nag-activate, nag-operate ang pananampalataya doon sa babae. Sabi ko nga po kanina, okay na, maubos na lahat. May ititira ka, sana may matira yung pananampalataya. Huwag mawawala sa iyo ang pananampalataya. No? Kung may matira man, sana yun ang matira sa atin. Verse 29, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Ayan. At naramdaman niyang magaling na siya. Praise God, purihin ang Diyos. Nakita niyo po yung resulta?
Kapag may pananampalataya, lumapit sa Diyos, nagkaroon po ng himala. Wala siyang ginastos doon. Humawak lang siya kay Jesus. Kung noon pa sana siya lumapit kay Jesus, hindi sana naubos ang kanyang ari-arian. Minsan tayo ganun eh. Kung hindi pa tayo sukul na, naubos na lahat, hindi pa rin tayo lalapit sa Panginoon. Pero praise God, lumapit pa rin sa Panginoon. Sana po yun ang mangyari sa atin. Panahon po na gipit na tayo, naubusan na tayo, lapit na tayo sa Diyos. At gagawa ang Diyos ng himala sa buhay natin. Himala. Si Kristo, ang Panginoon, ay gumawa ng himala noon. Kasaysayan to, 2,000 years ago. Pwede pa ba siyang gumawa ng himala ngayon? Yes. Pwede pa rin bukas hanggang sa susunod na bukas pa. Because God is the same yesterday, today, and forever. No? Sabi ng Biblia, Hebrews chapter 13, verse 8. No? Hindi nagbabago ang Diyos kahapon, ngayon, at magpakailanman. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sinong humipo sa akin? May lumabas po na power kay Jesus. Dahil yung hawak ng babae sa kanya, yung touch of faith. Touch of faith. Kapag tayo po ilalapit sa Diyos, lumapit tayo may pananampalataya, may himalang nangyayari dyan. Huwag tayong lumapit na kunwa-kunwari lang lumapit sa Diyos. Wala tayong himalang mapapala. No? Wala tayong mahihita. No? Ang gusto ng Panginoon, yung paglapit sa Kanya, yung paglapit ng mayroong pananampalataya. Dahil gusto ng Panginoon na makaranas tayo, makaahon tayo sa ating kalagayan, makaabanti tayo sa buhay. Lumapit tayo sa Diyos ng mayroong pananampalataya. Verse 32, subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Verse 33, palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot, lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Verse 34, sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagasalita pa si Jesus, ito po, okay na yung eksena. Ayan, ano ho? Nakisingit yung babae doon sa kanilang biyahe ni Jairo. Punta doon sa bahay ni Jairo. Nakuha na ng babae ang kanyang himalang nais sa Panginoon. Praise God. Praise God. Ito po, nagpatuloy na yung kwento kay Jairo. Ang sabi roon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Makinig po, ganda nito. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo abalahin ang guro? Si Jesus. Tignan niyo po ang ginawa ni Jesus. Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, kay Jairo, huwag kang mabagabag. Manalig ka. Ayan, ano ho? May bad news eh, along the way. Patay ng anak mo, Jairo. Huwag mo na isturbohin si Jesus. May schedule yan na iba. Patay ng anak mo. Pero ang sabi noon, hindi pinansin ni Jesus yung bad news. Sa halip, in-encourage si Jairo kasi baka maapektuhan si Jairo eh. Alam niyo yung bad news. Pag hindi ka kumapit sa Panginoon, apektado ka niyan. I-demoralize tayo ng bad news. No? Mawawala, mamamatay, lilisan ang ating pananampalataya. Madalas, kapag tayo ay nagpa-apekto doon sa mga bad news. Bad news yun eh. Yung umaasa kang may pag-asa, tapos sasalubungin ka ng mga tao, ay patay na ang anak mo. Sabi ng Panginoon, ito po ay paalala rin sa atin, Panginoon. Huwag kang mabagabag, manalig ka. Verse 37, at wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. O, sila lang noon. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Dahil patay na nga raw po yung bata. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, si Jesus po, at kung sabi niya, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata. Natutulog lamang.
Pero ang sabi ni Jesus, ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. No? Pinagtawanan si Jesus nung sinabing, hindi yan patay. Nautulog lang yan. Siguro po sa natural eyes natin, alam naman natin yung patay tsaka buhay tsaka nautulog. No? Eh, talagang patay talaga yung bata eh, sa natural eyes. Di ba? Kaya nga nanangis na doon. May mga nanaghoy na. Pero sabi ko nga po, kahit na tingnan ng ating natural eyes ang ating patay na kalagayan, gagawa ang Diyos ng kanyang supernatural move sa ating mga buhay. Amen po. Palapakan natin sandali ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tingnan po natin ang nangyari. Pinagtawanan siya eh. Sabi niya, hindi patay ang bata. Kaya lang kinantsawan eh. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama at ina ng bata at sa tatlong alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kanyang kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin, Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namanghan lahat. Buhay ang bata eh, namanghang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At inutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Purihin ang Panginoon. Ano ho? Gusto ko pong kumuha tayo dito ng mga ilang aral. Sa istorya po na ating binasa na involved po ang Panginoong Jesus. Ito ay isang larawan na katulad po sa atin. Ang babaeng dinudugo ng 12 years, may banta sa kanyang kalusugan. Ito rin sa atin eh. May mga banta sa ating kalusugan sa pandemic na ito. Itong babae, crisis, naubos ang lahat ng kanyang ari-arian. Tayo rin. Halos hindi natin alam kung saan tayo kukuha. Walang deposit sa banko, puro withdraw. At isa pang kalagayan, yung pinuno ng mga Hudyo, si Jairo, patay ang kanyang pag-asa. Inasahan niya yung kanyang anak. Patay. Wala pong pinagkaiba sa ating kalagayan. At dito po tayo sasagutin. Makinig pong lahat, matatapos na po tayo. Dito tayo sasagutin ng Diyos doon sa tanong na kailan natin mararanasan ang panahon na kikilos ang Diyos. Yan. No? Nais ba natin na kumilos ang Diyos sa'yo, sa akin, sa panahon na ito? May tatlong bagay po akong iiwanan sa inyo ngayong pong araw ng ating pananambahan. Base doon sa ating binasa, diyo tayo sagutin ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sa araw na ako ay kikilos, ipapakita ko sa inyo kung paano akong mga laga na tulad ng isang ama sa kanyang anak. You are my treasured possession. Treasured possession. Pag-aari ka ng Diyos kung ikaw ay nagpapamanage, nagpapaari sa Diyos. Sabi ko nga po, sa panahon ngayon, kung sinong may-ari, siya ang responsable. Kung pag-aari ka ng Diyos, wala kang dapat ikabahala kahit nasa gitna tayo ng pandemya. No, sa araw na kikilos ang Diyos, sasagutin tayo ng Panginoon. Una po, have faith in God. Number one yan, dyan tayo magsisimula. Dyan nagsimula ang babaeng dinudugo ng 12 years. Kaya siya nagkaroon ng himala, ng pagkilos, ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nagkaroon ng magandang resulta ang kanyang pangit na kalagayan. Dyan siya nagsimula. Have faith in God. Magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon. Kapatid, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Ang pinuno ng mga Hudyo, si Jairo, dyan din ang simula. Nanampalataya sa Panginoon, kaya siya lumapit sa Panginoon. No? At ang Panginoon ba mayroong aksyon? Yes, may aksyon ng Panginoon sa oras, sa panahon na ako ay kikilos. Ang aksyong ginawa ng Panginoon doon sa babaeng pananampalataya, siya ay lumingon.
lumingon ang Panginoong Jesus doon sa babae. Kapatid, kapag tayo po'y lalapit sa Panginoon na may pananampalataya, hindi ka tatalikuran ng Panginoon. Lilingunin ka ng Diyos at hindi ka bibiguin ng Diyos. Lilingunin ka ng Panginoon. Have faith in God. Sa panahon po ngayon, mas kailangan po natin ito. Have faith in God. Ano yung faith? Ano ba yung pananampalataya? Malinaw po na di-describe ng Bible doon sa Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Faith is the confidence that what we hope for. Hope, pag-asa, kapatid. Naroon sa pananalig natin, pananampalataya sa Diyos, yung salitang pag-asa. Kapatid, huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang tumigil umasa sa Diyos. Ang dami pong sumuko dyan. Umasa ng konti, ginawan ang Diyos ng timetable na kapag hindi ang Diyos kumilos sa gantong panahon, sa ikli ng kanyang pasensya, wala na. Hindi po ganun. No? Huwag tayong tumigil sa Diyos. Have faith in God. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang sabi ni Jesus doon sa babae, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakita niyo po yung kahalagahan ng pananampalataya sa panahon ngayon. Kung ang gulo-gulo na ng mundo, halos ang dami na nating mga takot na nararamdaman, tapos wala ka pang pag-asa, naku, ikaw ang pinakakawawang tao na humaharap sa pandemic na ito kapag ikaw ay nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Pinakakawawa ka. At sa kabilang dako, ikaw ang pinakamapalad, pinakasecure na tao. Kapag sa gitna po ng pandemic na ito, nagkaroon ka at tumibay pa ang iyong pananampalataya sa Diyos. Doon tayo magsisimula, kapatid. Huwag kang mawala ng pananampalataya sa Diyos. Minsan, papakitaan ka ng sitwasyon na parang mani-discourage ka. Doon mo kailangan yung pananampalataya. Doon siya kailangan. No? Minsan, papakitaan tayo ng sitwasyon na may sakit ka. Alam niyo, opportunity ng Panginoon yan, yung ating mga challenges. Para ipakita ng Diyos sa atin kung sino siya. Paano ba ipapakita ng Panginoon na siya ang healer kung hindi ka nagkasakit? Magkasakit ka muna. Manampalataya ka sa Diyos, maranasan mo yung healing. Hindi nakilala mo ang Panginoon, siya pala ang ating healer, hindi lang sa academic, kundi sa experience. Ha? Kaya kung meron tayong sakit karamdaman, wow, opportunity yan ng Diyos, ipapakilala ng Panginoon kung sino siya sa iyo. Nakita niyo po yung 12 years na dinugo? Dahil sa kanyang pananampalataya, mas nakilala niya ang Panginoon, siyang Jehovah Rapha, God our healer. Kung hindi ka magkakaroon ng krisis, kapatid, o kinapos ka sa pananalapi, pangangailangan, paano mo malalaman na siya ang Jehovah Jireh, provider? Diba? Kaya sabi ko, opportunity ito ng Panginoon. O siyempre, yung kaaway, yung demonyo, si Satanas, maghahanap rin siya ng opportunity. Kuno. Ay, marami namang binalas-malas, nagduda sa Diyos, abay, nagtagumpay si Satanas. Nagduda sa Diyos, lumihis ng daan, gumawa ng masama, hindi lumapit sa Diyos. Malungkot na pangyayari. Huwag nating hayaang mag-take advantage ang kaaway sa pangyayaring ito. Hayaan nating maging advantageous, ano ho, yung purpose ng Panginoon na mas lalo natin siyang makikilala. Paano mo malalaman na siya ang Jehovah Nissi, the Lord our victory, kung hindi ka nakaranas ng pagkabigo at pagkabagsak sa buhay? Nakita niyo po? Alam niyo, kapag naintindihan po natin ito na kailangan nating lumakad sa pananampalataya, matatakasan natin lahat ng kabiguan sa buhay.
lahat ng discouragement. Kasi lahat na mangyayari sa atin, may panapat ang Diyos. Actually, Siya yung sagot sa lahat ng ating mga pangailangan. Oh, ang sabi nga doon sa isang awitin, Lord, You are the answer to all my longings. To all my longings. Malungkot ka, Siya yung comforter. Huwag kang magreklamo at magdamdam na nalulungkot ako. Paano mo malalaman Siya ang comforter kung hindi ka nagkaroon ng kalungkutan? Di po ba? Number one, have faith in God. Ito po yung pangalawa. Come to God. Ayan, napakasimple pero napakalalim po ng mga mensaheng yan. Ang unang-una, have faith in God. Ito po, come to God. Marami pong tao may paniniwala sa Diyos, ayaw lumapit sa Diyos. Kilala ang Diyos academically. Bahala na yung taas, bahala na si Batman. Lapit tayo sa Diyos. Lapit tayo sa Diyos. Ito yung panahon, mga kapatid, na seriously, kailangan mong lumapit sa Diyos. Seriously. Maging seryoso na po tayo. Kung noong wala pang COVID, hindi tayo seryoso, please, maging seryoso na po tayo sa ating paglapit sa Diyos. May sincerity. May honesty. Maging honest tayo sa Panginoon sa ating paglapit sa Diyos. Well, alisin mo na yung pride. My God, ang daming tao dahil sa pride. Hirap na sa buhay, ayaw pang lumapit sa Diyos. Ang daming tao ganyan. Nakaratay na sa banig karamdaman, ayaw pang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At sinasabi, dito na ako nabuhay, dito na rin ako mamatay sa aking relihiyon. Alisin na natin yung pride. Ha? Si Jesus po nagbubukas ng pinto ng kaligtasan sa atin. Tandaan po nating lahat, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me, sabi ni Jesus. Si Jesus lang po ang daan ng kaligtasan. Tayo po, wala po tayong pinopromote na religion. Ano ho? Marinig po ito ng buong mundo. Wala tayong pinopromote na religion. Ang ating pinopromote po, si Jesus. Kaya nga sa ating kwento, si Jesus ang bida. Si Jesus ang bida sa kwento ng iyong buhay. Gawin natin siyang bida sa lahat ng area, sa lahat ng eksena. Siya ang maging sentro. Walang ibang daan ng kaligtasan, kapatid. Ito pong pandemic na ito, sana mabuksan ang ating isip. Come to God. Huwag po tayong lumapit sa kung kani-kanino na sasandalan natin at aasahan at mapananaligan. Wala po. Sinasabi ko nga po, uuwi lang tayo sa kabiguan kapag umasa tayo sa anumang bagay sa mundong ito o kahit sino man. Minsan ang tao, bibiguin ba nga tayo eh. Limitado ang tao eh. Tinuturoan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Inilalagay tayo ng Panginoon kung bakit may pandemic. Huwag ka mag-alala. Isi-safeguard ka ng Panginoon sa iyong kalusugan kung may banta. Crisis, ipoprovide ka ng Panginoon sa iyong pangailangan. Ito lang ang gusto makita ng Panginoon sa atin. Inilalagay ka ng Panginoon sa isang kalagayan sa panahon ngayon na wala kang ibang lalapitan kundi ang Diyos. O mag-response na tayo dyan. Inilalagay pala tayo ng Panginoon sa isang kalagayan na si Kristo lang ang lalapitan natin. Oh, lapit na tayo sa Panginoon. Napatunayan naman natin na walang nagagawa yung mga resources sa panahon ngayon. Aanuhin mo yung resources mo kung may virus ka na. Aanuhin mo yan. Aanuhin mo yung connection mo sa gobyerno. Walang magagawa yan. Aanuhin mo yung katanyagan mo. Famous ka. Walang magagawa. Aanuhin mo yung mga connection. Power. Nakita niyo po, inilalagay tayo ng Panginoon sa isang kalagayan, wala kang ibang pwedeng kapitan at lapitan, Diyos. Okay po? Lapit tayo sa Panginoon, yung sincerity. Alam niyo, kahit alam mo na ang Diyos ay nagliligtas,
Alam mo, parang ano yan eh. Halimbawa, uhaw na uhaw ka na, matindi ang iyong pangailangan sa tubig. Tapos may nakita ka doong napakalamig na tubig. Ang sarap inumin. Kahit po may tubig dyan, kung hindi ka lalapit sa tubig at uminom, aba, uhaw ka pa rin. Mananatili ka rin sa iyong kalagayang uhaw. Yun po ang sinasabi ko. Kahit alam natin na ang Diyos ay nagliligtas, kung hindi ka lalapit sa Diyos at magpaligtas sa pamamagitan ni Jesus, mananatili ka lang sa iyong kalagayan, mapahama ka pa rin. Kahit alam mo na ang Diyos ay nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman, kung hindi ka lalapit sa Diyos, mananatili ka sa iyong kalagayan. Kahit alam mo na ang Diyos ay nagsusupply ng lahat ng iyong pangailangan, kahit alam mo na ang Diyos ay gumagawa ng himala, kahit alam mo na ang Diyos ay nag-aayos ng sirang relasyon, kahit alam mo na ang Diyos ang solusyon sa lahat ng iyong pangailangan, kung hindi ka lalapit sa Diyos, mananatili ka lang sa iyong kalagayan. Kaya huwag mong sisihin ang Diyos kung bakit yan ang nangyari sa buhay mo ngayon. Itatanong ko sa iyo, lumapit ka ba sa Diyos? O pangalawang tanong ko sa iyo, paano ka lumapit? May pananampalataya ba? O yan yung kailangan natin ngayon. E baka lumapit ka lang sa Diyos dahil gusto mong utusan si Lord at gawin mo siyang genie at magician ng buhay mo. Paglapit natin sa Panginoon, may paggalang, may pagrespeto, may pagpupuri, may pagpapakumbaba, may pagmamahal, may pananampalataya. Yan ang paglapit sa Diyos. Diyos yun eh. Oh, lapit tayo sa Panginoon. Pangatlo po, dito po tayo magtatapos. Focus on God. Ayan. Focus po tayo sa Panginoon. Yung babae po na 12 years dinudugo, ginawa niya ito, yung pangatlo. Focus lang siya kay Jesus. Nakita natin yung kwento. No? Nagsisiksikan yung mga tao. Halos magkandaipit lahat sa pagsunod kay Jesus. Hindi alintana ng babae yung dami ng tao at ang sitwasyon. Ang sitwasyon kasi hindi talaga siya ang pakay ni Jesus eh. Ha? Alam niya ang pakay ni Jesus si Jairo. Hindi siya nagkaroon ng discouragement o inichapwera niya sarili niya. Hindi ganun yung pag-focus sa Panginoon. O baka hindi ako mahalaga, hindi naman talaga ako mahalaga sa Panginoon. Yung paawa effect, masyado mong kinawawa ang sarili mo. Nakapokus ka na sa iyong kalagayan. Tignan niyo yung babae, hindi niya alintana yung dami ng tao. Nakipagsiksikan. Focus on God. Marami pong sitwasyon at tao. Dalawa yan. Sitwasyon at tao ang pwedeng humadlang sa atin sa ating paglapit at pag-focus sa ating Panginoon para ma-forfeit yung himala na dapat para sa atin na galing sa Diyos. Tandaan po natin yan. Sitwasyon. Itong COVID-19, sitwasyon ito. Obviously. Papayag ka ba na may handlang to? Dapat nga, mas naging dahilan ito na lumapit pa tayo sa Panginoon. At lalo natin i-focus ang ating atensyon sa Diyos. Dalawa, sitwasyon, tao. May mga taong humahadlang sa atin. Obviously, mga kaaway natin, kung may kaaway. Minsan na po, wala tayong kaaway, naging mapagmahal tayo sa ating kapwa-tao. No? Yung hindi sinasadyang tao na naihadlang sa atin, yung mga mahal natin sa buhay, hindi yan sinasadya. Ayaw tayong palapitin sa Diyos. Ayaw nilang mag-focus tayo sa Panginoon. Kapatid, focus on God. Focus on God. Yung pinuno ng mga Hudyo, si Jairo, dahil nakafocus lang si Jairo kay Jesus at sa kanyang mga pangako at salita, at dahil kumpiyansa si Jairo na pinansin siya ng Panginoon, nagsimulang kumikilos ang Panginoon sa buhay niya at sinasamahan siya ng Panginoon, hindi alintana ni Jairo ang mga sinasabi ng tao
at ang sitwasyon. Isa yon, tandaan natin lahat. Pag mayroon tayong focus sa Panginoon, hindi natin alintana ang sinasabi ng tao. Ang dami pong bad news ngayon, kahit sa television, kahit sa Facebook, na kapag inabsorb mo yung bad news, pwede kang ma-demoralize at mag-alinlangan ka sa Panginoon. Si Jairo po, nag-focus lang sa Panginoon. Nung sinabi ng mga tao, Jairo! Patay ng bata! Focus lang siya, ano? Hindi niya alintana ang sinasabi. Kapag sinabi ng tao, wala ka ng pag-asa, focus ka sa Diyos. Kahit sabihin pa ng doktor, sa iyong sakit karamdaman na may taning ka na at wala ka ng pag-asa, focus tayo sa Panginoon ang nagbibigay ng pag-asa at buhay. Amen po? Palapakan natin sandali ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ang salita ng Diyos ang pwede nating panghawakan sa panahong ito. Nakita naman natin may resulta. Yung bleeding, nag-stop. Nag-stop ang bleeding. Oh, safe na siya sa banta ng kanyang kalusugan. Nakita niya po yung resulta. Kapag may pananampalataya, may paglapit sa Diyos at may focus sa Diyos, safe tayo sa lahat ng banta ng ating paligid pagdating sa ating sarili. Crisis kaya ng babae na pinagdaanan, malalagpasan niya na kaya? Of course, magaling na siya eh. Makakapaghanap buhay na siya uli, makakapag-business na siya uli. Kukontakin niya uli yung mga kasosyo niya. No? Makakasimula uli, makakaabante uli sa buhay. O tinan niyo si Jairo, may patay na pag-asa, na buhay, yes. Buhay. Tayo pong lahat na mga dumaranas po ng mga nag-aagaw buhay na pangarap. Ayan. Agaw buhay na kabuhayan, may pag-asa po sa ating paglapit sa ating Panginoon. Amen po? Hallelujah. Sa atin pong pagtatapos, nais ko pong iwanan sa inyo ang mga challenge na ito. Kapag tayo po ay nanampalataya at lumapit sa ating Panginoon sa gitna po ng pandemic na ito, nilingunin po tayo ng ating Panginoon. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Hindi ka tatalikuran ng Panginoon. Sasamahan ka ng Diyos. No? Yung ating mga agaw buhay na mga pangarap. Alam nyo, kapag naging totoo tayo sa paglapit sa Diyos, yung mga nagsarang negosyo, agaw buhay yan eh. Alam nyo, yung tingin ng Diyos dyan, hindi yan patay. Sa'yo, patay. Puhunan ko, patay na, ubos na. Sa'yo. Kapag natutunan mo lang na dumikit sa Diyos, manampalataya, lumapit, ang tingin ng Diyos sa negosyo mo, anak, pinatulog ko lang yan, relax ka lang. Sa araw na ako ay kikilos, gigisingin ko yan. Talita komi. Aba, buhay ang pangarap. Lalakad ang pangarap. Aabante ang buhay. Amen? Hallelujah. Tulog yan lahat. Pinatulog lang ng Diyos ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Nagkaroon lang ng pangkalahatang priest. Christian lahat. Huwag mong isipin, patay ng aking puhunan, ng aking kabuhayan, ng aking pag-asa, ang aking pag-aasawa, baka tatanda na akong dalaga, kung kailan pa tumatapos yung pandemic, saka pa ako ikakasal. Huwag kang mag-alala po. Ano? Sa Diyos, tulog lang yan lahat. Kung tayo po ay natutong lumapit, manampalataya, at mag-focus sa ating Panginoon. Amen po. Gusto ko pong magtapos sa panalangin sa oras na ito. Hinihiling ko pong lahat na samahan po ako sa panalangin. Hinihiling ko po, yung muko tayong pumikit. Isang maikling panalangin. Nakilang Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong banal o Diyos na salita at sa iyong mensahe, Panginoon, sa amin sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila na kami humaharap o Diyos, sa pandemic na ito, Panginoon, tinuruan mo kami ngayong umagang ito, O Diyos, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, kung paano kaming mamumuhay
sa gitna ng pandemic na ito, O Diyos. Nakita namin, Panginoon, naroon ka, O Diyos. Tunay ka sa iyong salita na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat, O Diyos, sa babaeng iyon na na-encounter mo 2,000 years ago, 12 years nang dinugo. Itinuring siyang marumi, O Diyos, sa lipunan. Ngunit nagkaroon siya ng kalinisan, O Diyos, sa kanyang paghawak sa iyo ng may pananampalataya. Katulad din ng aming kalagayan ngayon, Panginoon, naging marumi kami, O Diyos, sa maraming bagay. Alam namin, O Diyos, may panawagan ka sa amin na maging banal, O Diyos, dahil sa banal na dugo ni Jesus. Lord, lumalapit kami sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah. Hinihipo namin, O Diyos, ang iyong puso ng may pananampalataya. Oh, yes, Jesus. Touch also, Lord God, our hearts today. This very moment, Lord God. Hayaan mo, Diyos, na dumaloy sa amin ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Gawin kaming malinis, O Diyos. Katulad ng ginawa mo sa babaeng yun, Panginoon, naging malinis siya, O Diyos, sa harapan ng kahit sino man, Panginoon. Because we are called to be holy, Lord God. Oh, yes, Jesus. Abutin mo rin kami, O Diyos, sa oras na ito, o ang sino man, Panginoon, na sumusubaybay, O Diyos, sa mensaheng ito, Panginoon, na humaharap, Lord God, sa krisis ng buhay. Bagsak, Panginoon, ang ekonomiya ng tahanan dahil sa ekonomiya ng aming bansa, O Diyos. Lord, touch each one of us. You are not limited by time. You are not limited by distance, Lord God. Anumang oras, Panginoon, ito napapanood ng sino man, Panginoon. Oh, yes, Jesus. Lumalapit po kami sa inyo, O Diyos. Kinikilala ka namin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. You are the way, the truth, and the life. Ikaw lamang, O Diyos, ang daan upang kami magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. We accept you, Lord, as our Lord and personal Savior. Ang lahat, O Diyos, na dumaranas ng krisis, Panginoon, katulad, Lord, ng ginawa mo sa babaeng iyon, nakapagsimula uli sa buhay. Touch each and every one of us, Lord God, in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Sapagkat hindi ka nagbabago, Panginoon, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Patuloy kang gagawa, O Diyos, ng mga himala sa buhay ng mga taong natutong lumapit sa iyo ng may pananampalataya. Sa kabila, O Diyos, ng mga challenges na kinakaharap sa buhay. Sinuman sa amin, O Diyos, ang may banta, Panginoon, sa kalusugan, katulad ng babaeng yun, Panginoon. Oh, hallelujah. 12 years na dinugo, O Diyos. Maaring iba sa aming Panginoon na sa ospital sa oras na ito habang nanonood, O Diyos. O maaring nasa tahanan, may sakit karamdaman, maging ima naming mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, I pray, let your healing touch, Lord God, be felt by everyone. In the name of Jesus, right now, O Lord God. Oh, hallelujah. As we come to you, Lord God, by faith, as we come to you by faith, Lord God, touch each one of us. Release, Lord God, your power, your healing power, O God, in the name of Jesus. Salamat, O Diyos. Muli kaming babangon, Panginoon, at haharapin, O Diyos, ang challenge ito ng buhay sa kabila, O Diyos, ng kalagayan ng aming gobyerno. Hallelujah. Salamat, Lord, sa bansang Israel, Panginoon, ng iyong bayan. Hayaan mo, Lord God, magkaroon ito ng manifestation sa bansang Pilipinas at sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Wala kang pagkukulangin, Panginoon, isa man sa lahat ng natutong lumapit sa iyo ngayon, O Diyos. At lumapit sa iyo ng may pananalig, pananampalataya, hindi bumitaw sa iyo, nag-focus na sa iyo, Panginoon. Hindi alintana ang lahat ng mga discouragement, Lord God, sa paligid, lalong kumapit sa iyo. Huwag mong pagkulangin, Panginoon, sa yaman ng langit, O Diyos. Supply all our needs, Lord God, according to your riches and glory in Christ Jesus. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba. Ito pong aming samundalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
God bless you all po. Magpalakpak po tayo ng papuri sa ating Panginoon. Hinihikayat ko po ang lahat na magpatuloy po tayo sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Ang ating pong pananampalataya ay patuloy pong lalago kung tayo po'y patuloy na makaririnig ng salita ng Panginoon. Ano ho? Sa inyong mga kanya-kanyang simbahan, magpatuloy po kayo. Magbasa po tayo ng Biblia, ng salita ng Panginoon. At yun po'y magpapalago ng ating pananampalataya. Muli po, binabati ko ang ating mga mother. Happy Mother's Day. God bless you all.